love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. Ay, tuturo ko kayo gumawa ng lugaw ha, ngayong community quarantine. Yung iba, naiwa ko na ito yung mga leftover ko. Pakita ko sa'yo, manok, dito ng baboy, tsaka balumbalunan. Wala akong makakuwang pangsangkap. Ito muna. Ayan, manok, balumbalunan, naluto ko na ito, leftover. Ito yung tito, oh, tito. Tito ng baboy, yan, parang goto rin. Dalawang klase luya ginagamit ko, puti tsaka dilaw. Para yung lugaw nyo, dilaw na dilaw. Tapos yan, puyas. Papabrownin natin to, lahat ng bago na ito, iwayway ko malilit yan. Yan, dalawang si puyas na alagay ko. Halagyan ko rin nyo ng nor seasoning. Kaya pang niluluto ko. Diba tayo sibuyas, ha? Okay, sibuyas. Pwede na siguro yan. Huwag na to. Pwede na isa na yan. Kasi yung malagkit ko, 1/4 lang. Ano naman, bawang. Lalaki dyan, ha? Hindi naman magluto. Ha? Kahit lugaw man lang, matuto kayo, ha? Pwede naman na ano dyan, bahaw. Yung bahaw, yung kaning lamig. Mas maganda kung meron kang buto-buto. O, manok, pakuluan mo muna lahat. Para yun ang kukunin mo sa bahaw. Mamaya pakita ko pagluto, ha? Yan. Alas kompleto na yan. Kulang na lang dyan, dawan ng sibuyas. Ha? Kukuha tayo sa garden ko ng sibuyas. Ito. Tanim ko rito ha, may mga tanglad ako, dami kong tanglad, lemongrass. Hanap na to, meron na akong daw sibuyas. Ito, tatanim kayo sa bahay, para pag kahit konti lang kailangan nyo, meron kayo. Hugasan natin. Ano pa yung daw sibuyas na yan? Yan yung nabibili sa palengke. Daw ng sibuyas, scallion o hinchay. Kapag may ugat pa, lagay muna sa isang baso na o lata na may tubig. After 2 days, magdadaw nyo, ilayipat nyo na sa pasok. Yan. Pero magkukunan kahit pa paano. Ayan, ayan yung daw ng sibuyas. Linis ko na. Patutuyin ko lang bago ko iwain. Gagawin ko lang yung pling-pling-pling ni Boy Logro. Pag sinerve na sa ibabaw, ganun din yung mangyayari sa bawang. Papabrownin ko yan mamaya sa kawali. Ito naman, nilinis ko maigay ugat-ugat ng dahon, yung onion leaves. Yung ugat na yan, kasan nyo maingay, hindi ko tinatapos, sinasama ko yun sa pagsangkot siya. Napakabisa yun. Para yung ginseng, puro ugat. Patutuyuin ko lang yan, may ako naiwain. Okay guys, mayroon akong optional nga pala, optional.
Yung manok kanina, may konting balas doon, tinanggal ko. Bala kong talutukin ng konti yung siyamati. Bubudbud ko rin mamaya yun sa pag-tapping. Tapos kahapon, walang-wala kami dahil nakakwarantin tayo. Nag-crispy pata ako. Kinawa ko yung buto, pakukulo ang buto ngayon. Ito yung gagawin kong kaldo ng lugaw. Malasang pinagpakuloan nito. Ito yung buto ng crispy pata. Ngayon, kung talagang walang-wala kayo maihalo sa lugaw, pwede rin ang hard-boiled egg. Malakit, hard-boiled egg, okay na. Kung meron kang hibe, yung mabibigat na hipong hibe, pwede mo yan, no? Kahit mga 7 piraso para malasa. Ito, hard-boiled egg, pwede siya mo gawin. So, mamaya natin ito. May konting bahaw pa, maihalo, para dumami. Pero yung wapot, ang dami na naman. Kung apat kayo sa bahay, o diba, hanggang kinabukasan, naabot. May isa pa akong ginagawang option dyan, mas masarap. Alam mo yung dugo ng manok na manok ba yun o baboy, nasa palengke, kudrado na. Kahit 1/3 noon, nihiwa-hiwa ko yung pinakukulo ko twice. Tinatantag ko yung nahalo ko sa lugaw, napakasarap. Option na lang yun, pero masarap. Pag may dugo. Kung tawagin nyo, tumbiro niya, siya palukat lang. So later, I will cook it. See you guys. Okay, let's start cooking. Tawag na lang. Oil. Ito yung pinag-prepare ng crispy pata. Kinuha ko yung ibang skin ng manok. Medyo chichichero ng gusto. Tapos ako dudurugin, i-mix ko rin mamaya pang tapos. Ginagawa yan. Bukasan natin itong balagkin. Remember, malaki ito ang fourth time. Okay, balito na siya. Chicken skin, malutong na. So, remember, optional lang to, ha. Wala lang kasi ako makikita ang isasahog pa, eh. So, magpisaan ko na mag-sangkot siya. First, lahat ng bawang. Make it brown. Bawang. Low medium style. Remember, wag mong susunugin ang bawang dahil napakapait yan. Hindi mo yung pakingin na bawang. Okay. Sa brown na brown, tatanggalin na natin iba. Kasi magkukontinuous pa yan ng init. Hindi kailangan brown na brown. Yan. So na yung pang-toppings natin. Itong bawang na brown. Sunod agad natin ang sibuyas at kalahati ng mangmuna ng luya. Remember this luya, luyang dilaw, luyang puti. Hindi ko muna nilagay lahat, okay? I'll put some patis. Around 3 tablespoons. Kailangan makamoy siya, maluto yung patis. For the meantime, itong bawang na tinanggal ko, tatabi ko na. Kailangan natin medyo malanta. Onion.
after this, nalagay na natin to, itong mix itong aking laman ng lugaw. Ano? Tito ng baboy. Ba yung tito ng baboy? Yung chan. Maganda, may bituka. Maganda rin nga yung may dugo ng manok. Pero yung dugo ng manok, pag binili mo, mga wanted lang. Twice mo pakuluan with laurel, down laurel. Para matanggal yung lansa at anggo. At para malinis ng gusto. You can also use put some hard-boiled eggs. Masarap dyan pa ng manok. Sa akin, I will put this na ha. Lanta na yung sibuyas. Lagay ko na ito. Medium fire lang lagi. Medium or low? Medium. Medium low. Then we put some paminta. Ito pa isang importante para dumilaw yung lugaw nyo. Kasubha. Tinalagyan ko rin ito. Mahal to eh. Pero ano mo pa, anong pinas maganda rito para dumilaw ng gusto bukod sa kasubha? Lalagyan mo ng konting turmeric powder. Masustansya pa. Pag nanilaw yung lugaw mo, ang sarap-sarap kainin. Yelong-yelo siya. Because of the turmeric. Kasi yung kasubha, konting yelo lang magbibigay nun. A little yellowish. Kailangan natin mamuti yung manok. Mawala yung pagkahilaw niya. At saka kumatas ng konting kanyang juice. So, upon preparing this lugaw or goto, doon sa mesa kailangan meron ka paminta, kalamansi, at pakis. Depende sa timpla nung kakain. Then of course, doon yung garlic, fried garlic, tsaka yung onion legs. Sa mukhang okay na siya. I will put na the malagkit. Make some halo-halo. Halakasan ko muna ng konti. Para kang magpapaelyan. Pero ito ang sistema ng paelyan. Kaya natin magtubig-tubig pa. At kumulo. Then we'll put water. This is how it looks like, huh? See? May lugaw na nga. Ang water is depende sa dami ng malagkit. Ay, shit, sorry. At least lubog yung mga laman plus another mga half na dangkal ba. Lubog yung tabi. Kasi matutuyo pa yan. Parang sinain yung malagkit. Habang umaalis yan, kumukunti sa bango. Lagay ko na right away itong kasubha para dumilaw. Then I'll put na one chicken cubes. Beef cubes, chicken cubes, any kind. Ang mamaya, ang lapot na yan. Very malapot na yan, mamaya. So, ito yung ulam namin kahapon. Crispy pata. Since wala kaming kaldo, ihahalo ko ito rin para malasa.
sasakay yun. Nakakita ng lugaw na crispy pata. Alpot na rin, this, no? Ginger, lahat. Kaya pala guys, babantay-bantayan nyo rin kasi pag sobrang malakas apoy dahil may malakit yan, baka manikit. Bantayan nyo rin sa halo. Pag nag-start sa kumulo, na siya kumulo. Ganda itsura. Para makita niyo yung difference mamaya pag meron na siyang turmeric powder. Hindi pa siya nakulo. Then meron akong konting tirang bahaw kahapon. Yun ang mga isang mangkok yun. Ihalo ko rito. Ganun ako, nanghihinaya ako sa pagkain. Pwede naman i-recycle. The next time around, I will teach you how to make kimchi. Ito yung galing sa rep, yung aking natirang kaning lamig, bahaw, tsaka yung hard-boiled egg. Okay guys, Mr. Guy, Lucky Guys, kumukulo na, umuusok. Copy natin. Yan. Woo, sarap. Amoy na amoy lugaw, oh. Bango. Mamaya, malabdaw pa siya. Mamaya, lalagkit na yan. Hindi pa masyadong luto yung kanin. Yung malagkit. Iwan natin open. Para magbawasan yung tubig. Then I will put now, turmeric powder. All of a sudden, this world's yours and mine. Siya yellow, yellowish na pero pagkano ka yellow. Maganda itong turmeric. Now every moment there are songs to sing. Actually, sa kutsarita lang, okay. Kaya lang 3/4 ng kutsarita. Makulay na. Okay, ko na yung bahaw ko na leftover. Kaya tawag nyo na sa maglulugaw nun. Tubong lugaw. Kasi puro kating lamig na lang yan. Parang kasi walang kwenta kapag puro kanin lamay. Hindi siya lalapot. Hindi kagaya nito, naglalapot na. Ay, pwede isang kutsara. Ay, tutunan natin siya tikman. Para malaman kung saan kulang. Paminta, kalat. Tabang lang ko niya, ang sarap na. Parang parama yung lugaw niya rito. Nagtutuli sa, pera, yung lugaw niya. Ganda, oh. May kukupan ng crispy pata, oh. Ang lasa nung sabugawa ng crispy pata, yung buto. Tagtag tayo ka ng paminda. Thank you.
Pakukuluan na natin baka siguro mga 20 minutes pa. Para lumasap pa yung laman niya, mag-juice pa. Pero hinaan na natin. Para within na 15 to 20 minutes. Swak na yan. Mag-order ka na, baka maubusan. Para sa akin, ang pinaka-the best partner niya. Matoko at bago. Secondary na lang sa akin yung lumpiang toge tsaka toko. Matoko at bago, pinaka-alam. Tsaka ang lugaw, hindi masarap kainin kapag hindi ka napapaso-paso. Masarap na yung medyo napapaso. Huwag lalong sumasarap. Siyempre, bago makainin, bagong kulungo. Ang sarap kayo kapag mahinom. So, pag ganyan, tabayanan nyo lang dyan. Halo-halo, pati ano lang yan. Kailangan malikit kung hindi pala. Kasi dapat niya na, oh. Kanina, nabdo niya yung dapat. So, I will show you later. Pag hinulog ko na yung mga egg. At saka rich yellow, no? Kaya lang, madilim dito eh. Dadaan yung liwanag at dilim. It's yellow. Sarap kainin. Ang nakulo. Another 10 minutes will do. Sinukot ba? Yellow. Ito ko pinagsasama-sama ko yung mga tira ko. Maghapungin pa ito hanggang almusal bukas. Ha, di ba? It's yellow. Now I'll put the egg. Kasi apat lang naman kami rito at hihanap na yung hard-boiled egg. Yan ang pinaka the best kapag wala kang mahalungkat na panglugaw mo yung hard-boiled egg. Okay na siya po. The meantime, iwan ko na lang muna siya. Papatayin ko na. Kasi maaga pa, it's just 10 o'clock. So, 30 minutes before kumain, iinitin na ulit kahit mahina. Saan ka kasi yan, mainit na mainit. Ayun na, lugaw. Hanggang mamaya na, hanggang bukas sa umaga.